Puches! So, welcome sa aking panibagong vlog. And ang vlog na ito, guys, is tuturuan kayo ni Mami Siang kung paano nga ba ang basic grooming sa inyong mga Shih Tzu. So, medyo marami nang nagre-request sa akin ito kung paano daw po yung basic grooming for Shih Tzu. And alam naman natin, high maintenance talaga ang mga Shih Tzu pagdating sa mga groom-groom na ganito. So, since nga meron na akong 8 Shih Tzu, so hindi na ubra sa akin na magpag-groom ng magpag-groom kasi 500 pesos to 600 pesos po ang pagpapag-groom sa kanila. So, isipin nyo kung gaano kalaking gastos yun. So, simula po na naging 5 na po ang aking mga anak is nag-aral na ako kung paano mag-groom sa kanila. So, for today's video, ang model natin ay si Iwik. Kasi po, sobrang-sobrang dungis na po niya. As you can see, napakadungis ng batang to. And eto guys, basic grooming lang to ha. Hindi to yung round face, bear cut, yung mga ganun. Hindi ganun yan. So, basic grooming lang. Ito yung mga dapat nyong linisin sa mga fur babies nyo or sa mga Shih Tzu nyo once na feeling nyo lagi silang mabaho kasi nga parang naamoy natin parang lagi silang mabaho, kakaligo lang naman. So, tara, tuturuan ko kayo. Pakita lang natin ang ating model. Ayan si Iwik. Iwik! So, diba? Ang dumis-dumis ng batang yan. So, pakita ko sa inyo yung mga ginagamit kong mga equipment sa kanila kapag ginugroom ko sa kanila sila. And lalagay ko sa description box kung saan nyo to mabibili. Sa Shopee lang to, guys. Ito, yung mga gunting na ganito, guys. I-set nyo nang mabibili. Meron ng mga pa-round face na ganyan. Ayan, as you can see. Meron ng pang-trim. Ito naman, separate to. Ito ay galing sa Top Breed. Ito yung panggupit ng kuko nila. Suklay, brush. And ito, isang set din to guys, yung kanilang razor. So, meron ng mga bala yan. Tapos, may oil. Ito yung mismong razor. And then, may charger. Tapos, syempre, papaliguan natin sila after. Ito naman yung gagamitin natin. And, magantay kayo guys, dahil may pag-giveaway ako sa last part ng video na to. Actually, ang inuuna ko talagang i-groom sa kanila is yung kanilang paw part. So, papakita ko sa inyo, ganito din ba ang itsura ng paws ng mga fur babies nyo. Ayan, oh. Kita nyo yan, hindi na makita ang paws nila. Ayan, ganyan siya kadumi. Namumuo ang mga tubol-tubol. So, yan guys, isa yan sa reason kung bakit namamaho sila. Kasi once na naaapakan nila yung wiwi, pupo nila, and hindi nyo napapansin, since may mga balahibo nga dito, mag-i-stick yan dyan, and then, ang baho talaga. Sobrang baho talaga ng mga paa nila. Like, kailangan nyo talagang linisin yung part na paws nila. Ayan. Ginagamitan ko siya ng razor. Yung razor, guys, hindi nyo lalagyan ng bala to, ha, kapag sa mga paws. Actually, may nabibiling razor na para sa paws, pero hindi pa ako nakakapag-avail nun. Yung mas maliit, as in, para talaga sa mga paws nila. Ang ginagawa ko, kung saan sila komportable, para hindi sila magkulit, yun ang pwesto na ibibigay ko sa kanila. Ganyan ang gusto ni Kiwi, kaya gaganunin lang natin guys. So, huwag kayong matakot sa razor, hindi yan nakakasugat. As in, never pa akong nakasugat sa kanila kahit nung first time ko. Ayan, lilinisin natin yan. Ganto, ayan yung mga makukuha nyo sa kanila, kikita nyo yan. Ayan yung mga tubol skin na mga tumitigas. So, ayan yung mga mababaho. Baho niya talaga guys. So, parang mga nanunuot sa ilong. Alam niyo yung mga ganong amoy. So, once na nalinis nyo na siya, ganto na yung magiging itsura niya. O, kita nyo na. Nakikita na natin yung mga paws nila. Ayan. Magiging ganyan na siya kalinis. Iaano ko pa yung iba niyang mga paws and pakita ko sa inyo after. Kita nyo, sobrang dumi. And sa pagre-razor naman guys, idadaan nyo lang yung razor sa mga gilid-gilid ng ano nila. Like ganyan o. Kita nyo yan.
Huwag kayong matakot guys kasi hindi naman siya nakakasugat. Huwag nyo lang didiinan as in papadaanin nyo lang yung razor. Ganyan o. Ayan o, sa sobrang tigas na niya nang umuuna is ayan na, dyan na. Nahihirapan na din yung razor na kunin yung mga fur na nabuo. So ganyan siya guys. Ayan o, imagine ganyan kadumi. Ganyan. Ayan, ngayong tapos na tayo sa mga paws. Ayan, makikita nyo ma-pink-pink na ang paws. Ang model natin, oh. Ngayon naman is, tinanggal ko yung kanilang tali. And then, susuklayin nyo lang siya ng mabuti. Ayan. So, since basic grooming to guys, hindi ko babawasan yung balahibo niya, ah. As in, sa face lang. And I recommend yung gantong gunting guys, which is ilalagay ko din naman sa description box ha. Ayan o, naka-curve na siya, so hindi na kayo mahirapan. So ngayon, sa face naman, medyo mahirap talaga yan. Again, papwestuhin nyo lang siya sa komportable siya. First is, hawakan nyo lang yung baba, ayan. And then, kailangan medyo may persa kayo dito. And then, ikakat nyo lang, ganyan lang. As in. Guys, pag kayo kasi ang laging nag-groom sa mga fur babies nyo, masasanay at masasanay silang ikaw ang nagugupit sa kanila. Ayan, ganyan lang. And guys, eto, kailangan talaga nililinis to again kasi ayan yung mga mababaho. Diyan napupunta yung mga muta and kapag hindi nyo sila nalilinis, sobrang baho talaga nyan ng mga mukha. So, ayan lang, ganyan lang. Ayan, good girl. Tapos huwag nyo yung kakalimutan na i-praise sila kapag good girl and good boy sila. Like, ganyan, oh, good girl. Ayan, so tapos na tayo sa face. Ayan na si Iwik. Pantay na pantay yan guys. Pinag-aralan ko yan ng 7 taon. O diba? Once na okay naman na yung face, tinitrim ko din to guys. So kita nyo to, parang nakapatulis yan. So ang ginagawa ko lang is, sinusuklayan ko lang pababa yung kanilang mga fur. Ayan. Ayan o, kita nyo to. Ayan o, diba parang nakatulis. Wait na, maybe pagkakita natin sa kanila, ayan o, nakatulis yan. Ngayon, ira-round natin yan. Once na kinlose up natin, so for example, ganyan yung itsura, diba? Ayan, suklayin nyo lang ng maigi. This is optional, pero ako kasi ganyan ginagawa ko. Para maayos yung gupit dito sa bandang paa. Ayoko kasi ng mga sabog-sabog. So ganyan lang, susundan nyo lang yung pagka-round ng pinaka-paa. Ayan, ganyan lang. As in, ganyan lang ginagawa ko. Sundan nyo lang yung pagka-round. Wala kayong ibang gagalawin, guys. And, ayan, tapos na agad. So, ayan, nakita nyo ba yung difference after ko siyang itrim? Ito yung before and ito yung after. Ayan, o. Kita nyo, di ba mas malinis siya tignan kesa dito na parang pasabog yung hair nila. So, once na malinis na yung kanyang mga paws, ayan, nakikita nyo naman, di ba, mas malinis na siyang tignan. This is optional, guys, ha, yung part na to. Is, nililinis ko din po ang kanilang puwet. So, eto guys, first time ko lang malilinis tong puwet niya. So, suklayin nyo lang mabuti. Ayan, hawakan nyo lang sa buntot. Kasi eto guys, kaya isa sa dahilan kung bakit sila namamaho is kapag tumutubol sila, sumasabit din yung mga tira-tirang tubol, diba? So, kapag may balahibo yan, dyan na magsisimula yan. So, kuha lang tayo razor and then, iganan lang natin. Ayan, ganyan lang. Sobrang bilis lang, guys. Inisin nyo lang yung paligid ng puwet kung saan pwedeng tumama yung mga tubol. Ayan. Ayan. Pati yung dito sa, ano niya, kipay area niya konti. Para pag may liwi, is hindi na, ano. Ayan, ganyan lang siya kabilis, guys. Ayan, nakikita nyo ba? Kita na ang butas ng puwet ni Kiwi. And ang kanyang pipi. Ayun, ang pipi niyang maliit to. Kikita nyo ba yung pipi niya? Ayan, tanggalin lang natin. Iwas baho yan guys, promise. Kapag nililinis nyo yung sanitary part nila. Ayan. And then, next naman is, kailangan nyo ng katulong dito. Nililinis ko din po ang kanyang chan. So, izo-zoom ko na lang. So, after ko malinis yung pet, ang next naman natin, kailangan nyo ng katulong dyan, is yung chan. Nililinis ko din yung chan, guys, kasi para pag nakakaiga sila sa basa, is hindi magbuhol-buhol. So, dito lang, guys, oh, yan lang. Para malinis. Yan. So, once na humiga sila sa mga basa, or hindi nila mapansin yung wiwi nila, mahigaan nila, is
hindi magbubuhol-buhol. Grabe, ang daming sabit-sabit na bulbul nitin. So, ang last step natin, guys, bago natin siya paliguan is lilinisin na natin ang kanyang tenga. So, ang ginagamit ko, guys, is yung collagen ear cleaner ng Forest Pet Products. So, ganito lang maglinis, guys. Kailangan nyo lang ng ear cleaner, tapos ng bulak. So, hindi ako gumagamit ng cotton buds, guys, kasi natatakot ako sa cotton buds, baka matusok. So, ang gagawin nyo lang, guys, sobrang simple lang. Tas nyo yung tenga. And then, ipapatak nyo to 2 to 3 drops. Ayan. 2 to 3 drops. Ayan. So, once na ano, i-massage nyo lang for 1 minute. Massage nyo lang. Ayan. Para lumambot ang mga tutuli. Once na okay na, medyo malambot na, is gagamitan nyo ng cotton. So, pakita ko sa inyo ng close-up, ha? Wait lang. Yun, no? Sarap sa pakiramdam. Tinan nyo siya, oh. Natirik-tirik pa ang mata. Baho. Baho, guys. Baho ng tenga. May luga ka na ata, Kiwi. Chismosa ka kasi. Niluluga ka na. Sobrang chismosa mo kasi. Ayan. Diba? Relax lang siya. Hindi yan nasasaktan, guys. Ayan. So, ayan siya, guys. Kita nyo, may mga konting dirt. Once na nalinis na po natin ang kanilang tenga, ito na yung literal na last step, ha. Is magugupit na tayo ng kuko, which is maraming nagtatanong sa akin, Mami Siyang, paano ba maggupit ng kuko ng fur baby? So, tuturuan ko kayo, guys. And ito, medyo delikado to, ha. So, kung hindi kayo sigurado na nakuha nyo kung paano, huwag nyo nang gawin. Kasi, once na nagkamali kayo ng putol ng kuko nila, non-stop po ang dugo. As in, non-stop. So, ito, first time, magugupitan ng kuko ni Kiwi. And, papakita ko sa inyo ng close-up para mas magets nyo. So, guys, ito po, ganito ang paggugupit ng kuko, ha. So, nakikita nyo to, for example, itong white na to, ayan. Kita nyo parang may laman. Ayan, no, nakikita nyo, may laman. Ayun, no, yung pula. To, yung pink pala, yung pink na yan. Dapat hindi kayo aabot dyan sa pink na yan or else magdudugo yan non-stop. So, ganyanin nyo lang. Kunin nyo. Ayan yung pink, diba? Nakikita nyo yung pink. Ayan. Dapat before dun sa pink na yon. So, yan. Cut. Ganun lang. Kabilis. Ayan, no. Kita nyo yan. Bawal. Umano dun. E, paano naman po kapag black? Ipantay nyo na lang dun sa ano. Ganun ang strategy ko. Kung gano'ng kahaba yung pinutol ko dito sa white, yun din ang ipuputol ko dito. So, kung pure black talaga lahat ng kuko ng mga fur babies nyo, wala na tayong magagawa doon. Wala kayong paggagayahan. Katulad nito, kunyari lahat pure black. May nakikita kayong ito, ayan o, yung parang nakaklone na ito. Ito yung parang nakaganyan. Huwag kayong aabot dyan. So, ganyan lang guys, o. Ganyan lang. Ayan, kita nyo yan, sobrang haba nyan, diba? Dito lang yan guys, sa dulo ha. Huwag nyo nang laliman. Para lang, ayan o. Actually, ayan o, pwede nyo siyang laliman hanggang dito sa pink na yan. Ayan yung pink. May makikita kayong laman dyan. Yan, so cut lang natin to. And then, papaliguan na natin si Kiwi. So, ayan na po si Kiwi. After natin mag-groom yung face, yung mga kuko, yung kanyang chan. So, ngayon naman is, papaliguan natin siya. So, ready na ba kayo sa transformation ni Iwik? Ready ka na ba, Iwik? In 3, 2, 1, go! Uy! Hindi pala ito. Ba't ito lumabas? Ba't ito lumabas sa hula? Hindi naman yan yun. Si Iwik nga pala. Si Iwik. Magkamukha kasi. Nyek, ba't ito ang lumabas? Hindi naman siya ang ginroom. So, ito na si Kiwi, guys. In 3, 2, 1. Ayan! So,
as you can see guys, sobrang fluffy na naman tong batang to. Pasensya na, medyo madilim. And ito ang papakita ko na yung kaniyang paws. So ayan na ang itsura ng paws niya guys. Diba? Ang linis na ng paws ng bata. Oh, ang linis na ng paws. And ito naman yung kanyang chan guys. Ayan yung razor natin kanina. As you can see, ang linis-linis na din. Ang linis na. Ayan. And ito ang kanyang face. Oh, look. Gandang bata. Sino mama mo? Look. Ulo, ganda yun oh. Inaantok na kasi siya guys eh. Gawa ng presko na. So that's it guys. I hope you enjoyed this video and may natutunan kayo. And as I promised guys, meron tayong mga pag-giveaway dito. So meron tayo ditong 500 ml na mga shampoo from White Food K9. And mamimigay tayo guys. Simple lang ang ating mechanics. So dyan sa description box, may link dyan. Yun po mismo ang ida-download nyo. So, once na i-download nyo na yan, i-follow nyo ako dito sa Bigo. Ito ang aking username and naglalive po ako dyan around 7 to 8pm or 8 to 9pm and dun po ako namimili ng ating winner. So, marami pa tayong pamimigay guys. Hindi lang ito, may iba pa tayong products. Pero as of now, ito pa lang po. So, kung 5 pieces to, 5 na tao po ang pwedeng manalo. Hindi lang yon, may mga pabango, powder, and kung ano pa yung kailangan ng mga fur babies nyo. Again guys, mag-download na kayo ng link na nasa description box and i-follow nyo ako. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!